Magandang hapon po sa inyo mga kapatid, nandito tayo po muli. Ako po si Father Bien Durfo, CM, sa atin pong Healing Mass at the Hour of Divine Mercy. Kinihiling po natin sa ating Panginoon, unang-una, na mapawi na ang COVID-19 sa balat ng lupa. At ganoon din hinihiling natin para sa dito sa bansang Lebanon, na sana ay matapos na rin ang crisis, na sana ay makita ng gobyerno ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. At ganoon din makipag-isa ang mga mamamayan sa mga binabalak ng gobyerno. Pinapanalangin din po natin ang bansang Pilipinas na patuloy sana na makarecover tayo sa atin pong mga dinaraanan ngayon. At isinasama din po natin ang ating mga kapatid na nagpadala po ng kanilang mga prayer requests. Lalong-lalo na po si Jenaline Soriano na mayroon po siyang colon cancer, na pagalingin siya ng ating Panginoon. At ganoon din si Lourdes Andal na meron po siyang pinoproblema sa kanyang lungs. Si Naji El Curi sa kanya pong allergies. At ganun din si Nanay Dulor sa kanyang allergies. Si Francis Celestial sa kanya pong nararamdaman sa kanyang puso. Ganun din si Lilia Garcia. Si Daisy Dulfo po ang aking kapatid, na meron po siyang nararamdamang bukol sa kanyang ulo. At ganun din si Luis Durpo, akin din kapatid, sa kanya pong ulcers. Si Eduardo Diswanco sa kanyang diabetes. At ganun din po si Carmelita Maglasang, na sana ay gumaling ng kanyang tuhod. Si Fernando Bulan, na nagpapagaling sa kanyang stroke. Ganun din po si Sako. Pinapanalangin din natin si Rosita Cabot at si Delia Abono, mga kasamahan ko po dito sa Lebanon. At si Metusila Mejor, na sana ay gumaling na siya. Si Kiefer Pistejo po, na mayroong tonsillitis. Si Ashley Villeca. At ganun din po si Ivy Poras, na hanggang sa ngayon po ay komatos pa rin. Nagisingin siya ng ating Panginoon at ibalik ng kanyang kalusugan. Si Marte Giasar sa kanya pong nararamdaman ngayon, at ganun din si Michael Azar sa kanya pong diabetes. Ipinapanalangin din po natin ang kaluwalhatian ng kaluluwa ng ating mga kapatid na sina Piolito at Fidela Ortinero. Ganun din po si Dominga Almazan. Actually po, itong si Dominga Almazan ay hinihingi sana ng healing sa atin pong misa. Pero bago lang po siya binawian ng buhay ng ating Panginoon. Kaya hinihiling natin na tanggapin na siya doon sa kanyang kaharian sa langit. At isinasama din po natin sina Bienvenido at Rogelio, Bienvenido Senior at Rogelia, si Apolinar, Petra at Nestor, si Moises at Nicanor, si Pastora at Advinid, at si Trinidad. Mga kapatid, magsimula po tayo sa ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Awit.
Magsimula po tayo sa ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyong rin. Mga kapatid, upang tayo magmarapat gumanap sa ating pagdiriwang at ganun din umaasa at humihingi ng habag sa ating Panginoong Hesukristo ngayong oras ng Divine Mercy. Pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkakasala at hilingin natin sa Panginoon ang kanyang awa at kapatawaran. Sinugo ka ng Ama upang pagalingin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang kukupin ang mga makasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Ama upang ilapit kami sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. O Ama, dahil sa iyong pag-ibig, kami ay iyong inampon at kinupko upang maging anak ng liwanag. Isinasamo namin, kami sana'y ilayo mo sa dilim ng kamalian at laging hanapin ang liwanag ng katotohanan. Alang-alang sa anak mo, si Hesukristong Panginoon namin, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa aklat ni Propeta Amos. Hanapin ninyo ang mabuti at hindi ang masama upang mabuhay kayo at sa gayon ay mapasa inyo ang Panginoon na Diyos ng hukbo batay sa inyong sinasabi. Kapuutan ninyo ang masama at ibigin ang mabuti at pairalin ang pintuan sa pintuan ang katarungan baka sakaling mahabag ang Panginoon Diyos ng mga hukbo sa mga labi ni Hosea. Kaya ganito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na hukbo. Sa lahat ng liwasan ay mananaghoy at sa lahat ng daan ay wiwikain, ay. Tatawagin ang magsasaka upang magluksa at yaong mga mananangis upang managhoy. Mananaghoy sa lahat ng ubasan kapag nagdaan ako sa piling mo, wika ng Panginoon. Kinasusuklaman ko, kinamumuhian ko ang inyong mga pista at di ko kinalulugdan ang iyong mariringal na pagtitipon. Kahit na alayan ninyo ako ng mga susunuging handog at mga pagkaing handog ay di ko tatanggapin at hindi ko titignan ang inyong handog sa kapayapaan ng mga hayop na pinataba. Ilayo mo sa akin ang ingay ng inyong mga awitin at huwag iparinig sa akin ang tugtugin ng inyong mga kudyapi. Sa halip ay bigyan daan ang katwiran katulad ng tubig at ang katarungan katulad ng ilog na walang tigil ang agos. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa nabubuhay ng matuwid, ipakikita ko ang pagliligtas ng Diyos. Pakiulit po. Sa nabubuhay ng matuwid, ipakikita ko ang pagliligtas ng Diyos. Tipunin ninyo sa harap ko ang mga banal na nakipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Ipinahayag ng kalangitan ang kanyang katarungan sapagkat ang Diyos na rin ang hukom. Tugon po. Sa nabubuhay ng matuwid, ipakikita ko ang pagliligtas ng Diyos. Makinig ka, aking bayan, at magsasalita ako, Israel. Ako'y
ako'y magpatunay ng laban sa iyo. Ako ay Diyos, ang iyong Diyos. Di kita sinusumbatan dahil sa inyong mga hain, sapagkat ang inyong mga susunugin handog ay laging nasa harapan ko. Tugon ko, sa buhay ng matuwid, ipakikita ko ang pagliligtas ng Diyos. Maghandog ka sa Diyos ng mga hain, ng papuri, at tuparin ang inyong mga panata sa kataas-taasan. Tantuin ninyo ito, kayong nakakalimot sa Diyos. Baka ko kayo pagluray-lurayin at walang makapagliligtas sa inyo, tugon ko. Sa nabubuhay ng matuwid, ipapakita ko ang pagliligtas sa inyo. Nang panahong iyon, pagdating ni Jesus sa kabilang ibayo, sa lugar ng Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng demonyo, buhat sa libingan, na totoong mababangis na anupat walang makadaan sa dakong yaon. Kapag daka ay nagsisigaw sila, "Bakit mo kami pinakikialaman, anak ng Diyos? Naparito ka baga upang pahirapan kami bago dumating ang panahon?" Hindi malayo roon ay may isang malaking kawa ng mga baboy na nanginginain at namanhig sa kanya ang mga demonyo. "Kung papalayasin mo kami dito, ay papasukin mo na kami sa kawan ng mga baboy." At paglabas nila, ay nagsipasok nga sa mga baboy. At biglang dumaluhong sa dagat ang buong kawan ng mga baboy at nalunod sila. Nagsitakas ang mga tagapag-alaga at pagdating sa lungsod ay isinalaysay nila ang lahat ng nangyari pati ang sinapit ng mga inaalihan ng demonyo. Nang magkagayon, ang buong lungsod ay lumabas upang salubungin si Jesus. At pagkakita sa kanya, ay pinamanhik nilang siya ay umalis na sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang hapon po ulit sa inyo, mga kapatid. Isa sa mga tanong ngayon ay ganito. Naniniwala ba kayo sa demonyo? Siguro isama na natin. Naniniwala ba kayo sa impyerno? Kung minsan kasi, parang merong nang nagsabi na si Satanas daw at ang kanyang mga demonyo ay nag-i-enjoy na lang doon sa impyerno. Wala na silang ginagawa. Bakit daw? Kasi tayo na raw mismo ang nagiging demonyo sa isa't isa. Kung minsan, parang may katotohanan. Bakit? Dahil kung minsan tayo nang nagiging tukso sa ating kapwa. Yung mga nagsusumikap na maging banal, iyon ang sinisiraan natin.
ay yung mga gusto na maging matuwid, iyon ang binabribe natin. Yung mga nagsusumikap na maging fair sa kanilang kapwa, iyon ang ginagawa ng masama at ipinagchichismis. So, hindi na nga kailangan siguro ni Satanas o kaya ng demonyo na magtrabaho pa. Dahil tayo na mismo ang nagiging demonyo sa isa't isa. Parang nakakalungkot naman na ganito ang nangyayari. Sa Ebanghelyo po ngayon ay ganyan ang istorya tungkol sa demonyo. So nahandun si Jesus sa Gadareno. Sinalubong siya ng dalawang inahalihan ng demonyo na nakatira na sa libingan. At walang nakakaraan, walang nakakapunta doon dahil mababangis sila. At tinanong nila kay Jesus, bakit mo kami pinakikialaman, anak ng Diyos? Ayaw ng demonyo na pakikialaman sila sa kanilang ginagawa. Kung kaya nga, siguro kung minsan makikita natin na kung halimbawa tutulig sa inyong gawa ng ibang masasamang intensyon, gagawa sila ng paraan para mapahamak iyong tumutulig sa na iyo. So si Jesus ay nahandito ngayon at siya ay alam ng mga demonyo na mayroong kapangyarihan. Sabi nga na, parito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang panahon? Ang mga demonyo ay luluhod sa ating Panginoong Jesus. Ang mga demonyo ay natatakot sa Kanya. Ang mga demonyo ay ayaw nila na merong makaharap na banal na tao. O kung mangyayari man yun, tutuksohin nila, tutuksohin iyong tao yun. Doon sa lugar, mayroong isang kawa ng baboy. So, marami. At sabi ng inaalihan ng demonyo, kung kami ay palalabasin mo, papasukin mo kami sa mga baboy. So, ganun nga ang ginawa ng Panginoon. Lumabas kayo. At nagsipasukan sila sa mga baboy. Yung mga baboy, dumiritso, nag-una-unahan papunta sa dagat at nalulo. At gumaling yung inaalihan ng demonyo. Dalawang tao na inaalihan ng demonyo, pero ang dami pala na nasa loob nila. Bakit yung kawan ng mga baboy na iyon na pinasukan nila ang magsasabi sa atin? Siguro kung ilan yung baboy, ganun din karami ang demonyo na nahandoon sa dalawang tao. So minsan po, hindi lang isa ang pwedeng pumasok sa isang tao. Meron pa nga nagsasabi na tinanong, ano ang pangalan mo? Ang tawag sa akin ay legion. Nang ibig sabihin ay pulutong. Kaya mga legion sa army ng Roman Empire. Parang ganun. Nakakalungkot na mangyari ang ganun. Kuminsan ang tanong natin, bakit pinapayagan ng Panginoon na alihan ng demonyo ang isang tao, usapian ng demonyo ang isang tao? Siguro po isang misteryo na pwede nating sabihin.
Pero siguro nais ng ating Panginoon na mas makilala natin na siya ang dapat nating sambahin at dapat nating mahalin. Na kung minsan nagiging mahina tayo sa grasya ng ating Panginoon kung kaya't pumapasok sa atin ang kung ano-anong mga bagay na sasabihin nating nakakasama sa atin. Ang nakakatawa pa dito, gumaling na nga yung inalihan ng mga demonyo. Pumasok sila doon sa mga baboy at namatay na rin yung mga baboy, nalunod. Pero pinuntahan ng mga tao si Jesus at sinabi sa kanya, umalis ka na po sa aming lupay. Hindi nakita iyong dalawang tao na nakawala sa gapos ng mga demonyo. Ang nakita ay nawala yung kanilang business, yung kanilang mga bago. Kung minsan, nagsasabi rin sa atin ang ating priorities sa ating buhay. Na hindi natin na-appreciate yung mga bagay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang mas tinitingnan natin ay yung ating material na makukuha. Material na bagay. So sa ating business, nakakalimutan na natin kung minsan ang Diyos. Nakakalimutan natin kung minsan ang pagsimba. Nakakalimutan natin ang dignidad ng tao. Ginagamit sila. Niyuyurakan ang kanilang dangal. Hindi napapasweldo ng maayos. At kung minsan inaabuso ang kanilang serbisyo. So, dito, hindi lamang pinapakita sa atin ang katotohanan ukol sa mga demonyo. Kundi ganun din ipinapakita sa atin yung mga bagay na pwedeng maging kaakibat, kalakip nito. Na kung ang tinitingnan natin ay ang ating ang pagmamahal ng Panginoon sa atin at kung papaano natin ito maibabalik sa Kanya. Kung iyon ang magiging priority natin sa ating buhay, hindi tayo maapektuhan ng anumang demonyo, ng kanyang pananakot, ng kanyang panunukso, ng kanyang pag-kumbinsi sa atin na bigyan ng priorities ang mga bagay, lalo ng mga material na ikalalago natin. So ngayon po, muli ipinapakita ng ating Panginoon ang kanyang habag sa sangkatauhan, sa pagpapalis ng mga demonyo doon sa dalawang inaalihan. Ito din ang hilingin natin sa ating Panginoon. Na muli, dito sa oras ng kanyang habag, the hour of the divine mercy, hilingin natin muli na tingnan niya tayo ng may awa sa ating mga dinaranas ngayon, sa ating mga pagsubok, sa ating mga problema. Hilingin natin na tulungan niya tayo na manindigan para sa ating pananampalataya. At pagpalain tayo lagi sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po ang lahat. At muli sa paglapit natin sa ating Panginoon, sa paghiling natin ng kanyang awa at kagalingan sa mga may sakit, itaas po natin muli ang ating mga kamay. At ganun din, hinihikayat ko yung mga nanonood sa atin
na itaas niyo rin po ang inyong mga kamay sa pag-pray over para sa ating sarili, para sa ating pamilya at mga mahal sa buhay, para sa ating mga kakilala, para doon sa lahat ng mga umaasa sa ating panalangin at magbigay ng kanilang mga prayer requests para sa kanilang kagalingan. At para din doon sa mga hindi natin kakilala pero alam ng Diyos kung ano ang kanilang dinaranas at kung ano ang kanilang paghihirap. At manalangin tayo. Panginoon, nakaunat po ngayon ang aming mga kamay sa pag-pray over sa lahat ng mga nangangailangan, lalong-lalo na sa lahat ng mga may sakit. Ito po ang ginawa ninyo ng inyong kapanahunan sa mga may sakit at pinagaling sila. Ito rin ang ginawa ng mga apostol. At ito rin po ang ginagawa ng simbahan. Padaluhin niyo po sa aming mga kamay ang inyong kapangyarihang nagpapagaling. At ituin niyo po ito sa lahat ng may sakit, sa mga inaalihan ng demonyo dahil sa hindi nila nakakayanan ang mga tukso sa kanila, sa mga mayroong pisikal na karamdaman, lalong-lalo na yung humihiling ng aming panalangin, sa mga may problema sa buhay, sa mayroong spiritual na sakit at psychological. Panginoon, hinihiling po namin na hipuin ninyo sila ng inyong mga kamay at pawingin niyo po ang kanilang dinadala. Ibalik niyo po ang kanilang kalusugan nang sa ganun sila ay makabalik sa pagsilbi sa inyo at sa aming kapwa. Palakasin mo po sila sa pananampalataya. Na sila ay kumapit sa iyo lamang ang tunay naming maaasahan at masasandigan. Panginoon, iyong pong mga may sakit, iyong may colon cancer, iyong may mga bukol sa katawan, iyong may diabetes, iyong may ulcer, iyong may iniinda sa kanilang kidney, iyong may problema sa kanilang puso at sa kanilang baga, iyong mga pilay at bulag at bingi at hindi makapagsalita. E yung mga may dinadalang karamdaman, Panginoon, itinataas namin sa inyo at inihiling ng inyong habag. Hindi man po kami karapat-dapat dahil kami ay mga makasalanan. Pero lumalapit po kayo dahil ikaw ang aming Ama. At itinuturing mo na kami ay inyong mga anak. Pinalalakas pa ang aming loob dahil kasama namin ang mga panalangin ng mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa. At ganun din dahil ang lahat ng ito ay inihihingi namin sa inyo sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng iyong anak, sa Jesucristong Panginoon namin, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen.
nagbundugod sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ang Panginoon sa inyong mga pangalan. Kapurihan niya sa mga sa ating kapakinabangan sa buong sa bayanan ng bayan. O Diyos, ipinagpapatuloy mo ang iyong gawain sa lupa sa pamamagitan ng mga sakramento. Loobin mo ang aming paglilingkod ay mapisan sa paghandog na ito. Alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gatid palayain. Kaya siya ay kinalingan ang mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya yung sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagkisa niya ang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa cross mo ang pagkabuhay, kapay ng tubos mong tunay, Poong Jesus naming mahal, ligtas mo kami tanaan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyakalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Cesar na aming Obispo at ng Tanang Kapayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanag. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Vicente de Paul at ni Santa Luisa de Maria, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiriwang namin ng pagpupuri sa ikararan ng Lord sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng Diyos. Hinihiling namin, Panginoon, na kami ay iya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng mapahamakan. Samantala aming minananabikan ang dakilang araw ng pagpapahaya ng tagapagligtas namin, si Jesu Cristo. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Pagpalain mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasar. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Mga kapatid, may hindi magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpapagaling sa mga may karamdaman. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin lang. Nawa ang katawan ni Kristo ay magkatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen.
Bago po tayo magtapos sa ating misa, nais ko pasalamat sa inyong lahat, sa inyong pong pagdalo. Naway patuloy tayo pag-alingin ang ating Panginoon sa ating mga dinadalang karamdaman. At ganoon din po kung kayo ay nakakalabas ng bigo, ang ating pong misa dito ay alas 11 ng umaga. Maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagparahin kayong lahat ng makapangyarihang Diyos at ang kanyang pagpapala ay manahan lagi sa inyo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Umayon kayo sa pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa. Salamat. Palakpakan natin.